Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, brother and sister. Angela. Sarap ka man. Ay, God. Medyo yung ating ano eh. Ay, God. Ay, this. Praise God, alibi. Pagi, ano nga, brother? Pagi, saksak ko ngayon ano naka yung ano yung internet ano yung saksak mo nga dito mo na kasi may ano yung ano ba bigla nga ano eh praise the Lord bigla nga ano Lord praise God hallelujah ang ganda nga po ha Ay, besta na lang. Sabi ko na nga eh. Ano, ano kasi ito, brother? Hindi tayo nakapag-prepare, pasensya na po. Ay, Lord God, thank you for watching this Bible study online. Maganda nga po sa inyo lahat. This is Engineer Art. Sorry po. Ang dami ko na bisita. Ay, Lord. Nagaling po kami sa labas at kaya nagmamadali po tayo na makahabol muli sa ating Bible study online. Good afternoon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Si General Art po, ang pastor po sa online Bible study sa po Gasper. Tayo po ay nag-aanyayang muli mga kapatid sa Panginoon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Inaniyahan ko po kayo, tayo po ay may kalahating oras na lang. Kalahating oras na lang po tayo magtatalakayan ng katotohanan po ang balita ng Diyos na kami pong iayag through this Bible study online. Samahan niyo po ako, ating oras po. Ang ating kumustahan ay habang wala pa po tayo mga audience, medyo kumustahan mo tayo, pero pag nag-start tayo ng topic, we have only 30 minutes na parang po tayo ay magtapos. Pagkat wala rin po sa ating ano eh, ay 30 minutes na lang po tayo. 30 minutes po tayo sa ating topic for today. So, besides at Mindanao po, magandang hapon po. Lalong-lalo na po dyan sa mga taga Mindanao. Marami po tayong mga suki dyan sa Mindanao. At siyempre naman sa ating mga OFW workers all over the world. Gusto po kayo dyan sa mga taga Middle East, mga taga Australia, Brazil, Israel, dyan po sa Thailand, ang dami nating mga followers sa Thailand. Vietnam, maganda nga po. Vietnam, good afternoon Vietnam. Good afternoon po dyan sa Sambuanga, Lug, Davao, Visayas, Region, Cebu, Masbate, Romblon, Iloilo. Good afternoon po sa inyo lahat. Maganda nga po, Sister Nelly Del Piado, maganda nga po po. Manila, magandang hapon po. Kanina po ay medyo mauling din tayo. Buong Metro Manila, kumusta po kayo dyan? Mga taga Bataan, Balanga, Maribeles, Urani, Orion, Bataan, kumusta po kayo? Mga taga Pateros, Metro Manila, dyan po sa Pasig, Mandaluyong, Taguig. Magandang hapon po sa inyo lahat. Manila, Quezon City. Marami tayong mga kaibigan dyan sa Quezon City. Lahat po ng mga taga-abang, Metro Manila, kumusta po kayo dyan? Sana po ang mga kapatid natin sa Panginoon dyan ay nasa mabuting kalagayan. At ang aming panalangin po sa Ukraine ay matapos na po ang kanilang digmaan dyan. Ukraine at saka Russia, tumigil na kayo sa inyong mga gera. Yan ang aking topic ngayon, reconciliation. And then, kaya meron po tayong mga away-away, mga sigalit na yan. Kaya meron pong sigalot dahil mga tao ay sa sobrang karunungan, sa sobrang katalinuhan, nagpapataasan sila. Kaya kung walang mababa, walang papaumbaba, ay wala pong maayos na problema. Sister May, maganda nga po sa iyo, Sambuanga, Daba, maganda nga po po diyan. Calabarzon, maganda nga po Laguna, maganda nga po Laguna, Metro Manila, diyan po sa mga taga-Montenegro pa. Brother Delbert, nanonood ka dyan. Brother,
mga pastor natin San Pedro Laguna, magandang hapon po diyan. At ang mga pastor natin sa Binyang, Santa Rosa. Uy, magandang hapon po mga pastor, Gabuyaw. Yan, sa Barangay Marinig, magandang hapon po, pastor. Magandang hapon dyan sa Matagabi Peño, Calverson, Quezon Province, Bicol Region, Tusama, talong po tayo doon sa Masbate, Romblon. Patawid naman po tayo doon sa Sambuanga, Dipulog. Diba po, yung time announcer. Summer. Nasaan din pa Summer dyan? Dahil magtatapos na po tayo, mga kalating oras lang po tayo dahil meron po ang gagawin at lahat po ng ating mga Bible study, gagawin na lang po natin kalating oras. No? Kasi sa nakikita ko naman yung kalating oras, yung ating pananaw, pananampalataya ay kaya namang palakasin kung ating puso ay open po sa gawain ng Diyos. Yan si Brother Inigo, Brother Inigo, ay nanyangin na dyan, lumusot ka na dyan, Brother Inigo. Kabiti, saan ka kabiti dyan? Sister Annie, Paranyage, labas mo kayo dyan. Yung mga kaibigan natin dyan, yung mga nagtatampo sa pastor, isin nyo pa, ano po tayo magkasundo-sundo na rin. Yung mga tampuhan na yan, sa puso, kadiwa, alisin na po natin. Sabagat ilagay natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Kung ang pag-ibig ng tao ay ilalagay natin sa ating puso, ay tapos maalis na po ang pag-ibig ng Diyos, ay magiging makasarili na po tayo. Tanggapin natin na ang Diyos ang nagpapasya sa lahat ng ating mga dapat, o Diyos pala ang dapat magpasya, magpainan sa ating mga pamumuhay sa araw-araw. Eh, kung meron tayong mga hinaing, dapat mapag-reconcile tayo sa Diyos. Alamin natin, Lord, ano ba ang ating mga pwedeng gawin, na? Sir Manny. Tayo ay ilapit natin po sa Diyos ang ating mga problema. Kaya pag nilalapit po sa Diyos ang mga problema mo, makakagaan po yan sa atin. Hindi yung sasarili namin, magpapalit tayo, mag-aalias tayo ng pangalan. Diba? Dahil sa'yo, bakit ikaw? Huwag naman gano'n, diba? Hindi dahil sa'yo, hindi dahil sa kanya, hindi dahil sa kapitbahay, tayo po ay niligat ng Diyos. Palitan natin yung mga ganyan mga pangalan, binigyan tayo ng pangalan ng Diyos na original. Alam niyo ba ang nagbabago ng pangalan? Walang iba kundi ang Diyos. Amen? Nandiyan si Apostol Pedro, si Apostol Pablo, pinalitan ng Diyos, diba? Lahat po yan ang Diyos ang nagpapalit. Wala tayong karapatan magpalit na tayo lang ay meron tayong mga yung nickname na diyan tawag. Halimbawa, ang pangalan mo ay Ani, di ba? Pwede pangalanan niya ng nickname, An. Di ba? Ganun lang po ang ating pero papalitan mo na dahil sa iyo, dahil sa kapit. Hindi na po tama yan. Huwag natin damdamin ang mga bagay na nangyari sa ating buhay. Mahal ka ng Diyos. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Ako ay nag-aanyan. Buksan natin ang puso natin sa Diyos. Hindi sa, yung puso natin, mga kapatid sa Panginoon, yung puso natin sa pag-ibig sa ating kapwa, ay makasira po sa ating pananaw at pananampalataya yan. Kaya kung ikaw ay meron kang tampo sa iyong asawa, yung tampo ka, isa'y itabi muna natin yan. Sabihin mo sa Diyos, turuan tayo ng Diyos. Katulad ng mga ninuno natin, nakikipag-usap sila sa Diyos. Yan ang yung tawag na nakikipag-kasundo tayo. At ayun po ang talata natin ngayong araw na ito sa 2 Corinthians 5:18. Yung pagkipag-kasundo, kailangan po yan. Di ba? Ngayon ang bansa, nag-aaway-aaway dahil sa mga hindi pinagkakasunduan. Yung mga tapang dito, tapang doon, mas masarap ang taong mapagpangumbaba. Di ba, sinasabi ko nga, mga buntis sa pangyay, yung humbleness, yan po ay isang sikreto ng pagpapala. Kaya huwag natutuwa, no? Kapag meron mga taong na isang beses lang sila makabasa ng salita ng Diyos, naalala nila,
may pag-asa pala sa Panginoon. Hindi yung pag-asa natin sa ating mga minamahal, boyfriend, kaibigan, asawa. Pero masakit, di ba? Masakit din talaga. Naramdaman ko yan, pero kung dadamdamin natin yan, instead na tayo po ay mag... tayo po ay madama natin yung mga... Ano ba yan? Unlock. Na-unlock naman. Wala naman akong binablock. Naka-unlock ka na, Ali. Balitan mo na yan. Amen. Sige, pag-unlock. Nakikisuyo ba sa'yo si Roslyn? Kasi si Roslyn, ayaw ko po ng gano'n. Mahal po kayo sa Panginoon. Amen. Lahat po tayo. Pastor, pag-unlock na si Roslyn dyan. Pastor? Pastor, pag-unlock mo, gusto manood ni Sister Roslyn. Inaanyayahan ko mo ngayon. Lahat ng itong Bible study natin para po sa lahat. Hindi, lahat po ay natanggap namin. Sa baga, hindi po tayo nagsasarili dito na ako lang po ang maliligtas. Okay? Lahat po ng Diyos, pwede na. Lahat po ng tao ay liligtas ng Diyos. At ang lahat ng mga kasalanan, sila po ay liligtas ng Diyos. Amen? Hindi po yung pastor lang, hindi po makasarili ang pastor, hindi po simbahan ang maliligtas, kundi na parito at babalik ang Panginoong Jesucristo para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Paki-unblock ko nga, Pastor. So, paki-unblock mo si Roslyn. Wala dito eh. Andiyan naman yung Juan. Alam mo naman ang ano nito, di ba? Praise the Lord, hallelujah. Mamaya, unblock ko na lang kasi nasa online na tayo. Hindi na tayo makakilos yan, ha? Ngayon ay tapos tayo. Kasi kalating oras na lang po tayo ngayon para hindi naman ang ating babasahin ay ang binabasa ko sa inyo na pag-meetingan namin ay parang pang-charts na. Ang pang-Bible study natin ay kalating oras na. Kasi ginaganahan na ko yung kwento-kwento natin. Diba nakakamiss na hindi niyo makita ang yung pastor? Nakakamiss din na hindi ko kayo makita online. Mga followers ko, magpakita kayo ng mukha. We have 48,000 na members natin diyan. Magpakita kayo, masaya po ang Diyos magpakita kayo. Kasi kung makita ko kayo, mamukha ninyo, napakaligaya. Para magkakilan lang naman tayo. Magtanong kayo sa akin, Pastor. May libre ba diyan na consultation para sa mga katulad mong engineer? Hindi po tayo magpapabayad. Amen? Pwede po kayo mag-consult sa akin, libre. Walang bayad. And also, this Bible study online is free. Wala po tayo. We're not collecting any single centavos para sa mga viewers. Wala po. Wala po kayo matakot. Hindi ba kasi nag-chat sa akin eh. Wala daw eh. Meron daw tayo dito mga tithes and offering. Sa chat po yung ginagawa yung tithes and offering. Eh, huwag kayo matakot. Meron kayo din yung nag-titik sa akin. Ang hiniraw ako ng donation. May nagbibigay ng donation, pero hindi kami nanghihingi. Yung mga galing sa ibang bansa po yan na nagkakusang nagkakaloob, nakikita kami sa online, and then nagdidirekta sila sa mga pastor natin, yung po ang nagbibigay. Pero nakikita nila ang kanilang puso kasi is talagang giver sila. So hindi mo naman pwedeng hantangan yan, kita nyo noon. Before the pandemic has been started, di ba nakakapagbigay po tayo? Dahil marami mga donors mga nagbibigay din. Binibigay din namin po yun, di namin binubulsa. Eh ngayon, nagsiuwi na sila. Nung nag-pandemic po, nagsiuwi sila. Hindi na sila nakukontak ngayon. Kaya natigil yung ating mga pagbibigay. Sa kanila po nanggagaling yun. Nung umuwi sila, sa China, may taga Amerika na umuwi na, pinauwi sila because of pandemic nga nag-start. So, nagsiuwian sila. So, nung nagsiuwian sila, wala na po yung ating mga donors. Kaya, we have to pa wait another kung meron pang darating. Pero, I believe na meron pa naman. Huwag po ay may.
Sabi nga, hindi naman tayo naglilingkod sa mga donation. Kami ay nangaral ng libreng kaligtasan. Diba, Sir Ani? At sa lahat po ng mga nanonood yan, tayo po ay mamimigay po tayo ng libreng kaligtasan sa araw na ito. Muli, araw-araw po, ang matinding pinamimigay ng Diyos sa lalibang, yung kaligtasan po, yan ang pinangaw, mahirap makuha. Maraming mayayaman na hindi nila makuha-kuha yung free gift of salvation na binigay ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, mapapalad yung mga aba. Ay, hindi ko sinasabing hindi maliligtas sa mayayaman. Ano po? Kasi si Haring Solomon, mayaman sa buong mundo, ang pinakamayaman na hari o tao ay si Haring Solomon. Wala na pong higit pa na pinakamayaman na tao sa buong mundo kundi si Haring Solomon ayon sa Biblia. Pero yan po ay mga malalapit kasi sa Diyos, mga kinakausap nila ang Diyos. Yung kahit na mayaman sila, very humble sila, handa silang magsakripisyo ng sarili nila para sa Diyos. Yan po ang mga tinasabing na ikipag-reconcile sa Diyos. Na bagamat mayaman sila, ibinababa nila ang kanilang ulo, inutungo nila upang magpuri sa Diyos. Nalimitan kasi sa ating mayayaman sa panahon ng ngayon, ay porti mayayaman, hirap na hirap silang yumuko ng kanilang mga ulo. Kaya, yan ang sinasabi ng Biblia na napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga mayayaman. Ay mga mahihirap naman, hindi naman na lahat mahihirap makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Eh marami po mahihirap din na matitigas ang ulo eh. Mahihirap na ang buhay ay matitigas pa ang ulo, ayaw ba magsisunod sa Panginoon? Ang sinusunod yung utos ng Diyong Diablo. Magnakaw ka, madali ang pera diyan. Magkurap ka, madali ang pera diyan. Hindi yun ang inuutos ng Diyos sa amin. Inuutos ng Diyos ay yung mabuting pagkalikha sa ating mga puso. Diba? Sinasabi mo kung anong laman ng iyong puso, siyang mag-uutos sa isipan mo kung anong dapat mong gawin. Kaya kailangan natin papasukin ang Espiritu Santo sa ating puso na siya mag-uunay, magkukunik sa isipan ng tao kung mabuti. Mabuti ang Espiritu na nasa ngayong puso, siya mag-uutos sa isipan mo na huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang magmumura, huwag kang maglalasing, huwag kang manunungayaw. Iba, uutusan ng isipan mo galing sa puso because naandito ang tahanan ng mga Espiritu. Hindi lang po mabuting Espiritu, kaya kapag hindi mo pinapasok o ang ibanal na Espiritu ang mananahan sa ating puso ay masamang Espiritu. Ay, maganda nga po na Sister Bakit Papa. Ano ba yung mga pangalan niya? Itapon niyo ng mga pangalan na yan. Amen? Hello, nakagano ba? Hello. Itapon niyo na yan sa pangalan ng Jesus Cristo. Bigyan kayo ng mabuting pangalan ng Diyos. Amen? Nagpapasalamat ang Diyos sa inyo lahat na nandiyan ngayon nakasupport ka. Nang si-start kayo from the beginning and before pandemic has been started, nariyan na kayo, masaya sana tayo, kung nagkakaisa tayo, mag-reconcile na tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Ako'y naluluha ng Panginoon ngayon na nararamdaman ko, pero paano gagawin ninyo sa inyong pastor, mga kapatid? Isa lang ito. Isa lang ang puso. Ang glory to God. Huwag din akong pahirapan. Huwag din ang pahirapan ng Diyos. Amen? Isa lang ang puso ng Diyos. Amen? Isa lang ang ating puso. Thank you for watching my brother and sister. Huwag natin pahirapan ang ating Panginoon. Amen? Yan ang topic natin. Magpag-reconcile po tayo sa ating Diyos. Sabahin po langit tayong masamang puso na ikipag-away tayo sa ating kapwa. Ano ang mananahan sa ating puso? Very humble ang isang tao diyan na nangingilala ko. Napakatalino niya. Napakaganda niya. Baga, magiging doktor na.
very humble. Diba? Yan po ang hinahangaan ko sa isang tao. Yung hindi siya tumitingin sa posisyon. Ako nga ay nagasapawan ng isang kahit na edad na tayo, dapat ibaba natin ating sarili. Minsan yung mga tao matatanda na nagkakaedad, sabi, pauwi na ako, papunta ka pa lang. Ibaba natin ating mga puso, magpakumaba tayo. Sapagat may mga batang mas matatalino kaysa matatanda. Alam niyo ba? Brother Luz is Brother Anton Hills. Thank you for watching this Bible study online. Lahat po tayo ay nangailangan tayo ng pagmamahal at paggalingan. Ang iyong pasto nangailangan po. Good afternoon, Brother Richard Dorap. Thank you for watching this Bible study. And shout out po dyan. Shout out po. Nasa Cebu ka. Alam ko si Mr. Richard is know how to speak Tagalog. And magandang hapon sa iyo, Richard Dorap. Thank you for watching this Bible study. Ito po ay free, ha? Free po ang ating Bible study. Sana po ang mga nanonood na mga foreigners, and you are watching this Bible study online, dapat po tayo, oh po, oh wow, thank you that you understand na Tagalog. Wow, kabisado, pero mo, napakagaling niya, magkala, wow, po, kabisado po, maganda nga po, kasi dudukuin tayo masyado, we are talking, speak so many English, ilan lang po na mga nakabango natin. Maganda nga po, brother, Diego. Kasi po, meron po kaming meeting, ano? Nag-speech po tayo dyan sa kabisado niyang Tagalog. Ano? Thank you. Marami rin mga Amerikano, no? Maraming mga Amerikano na mahusay mag-Bisaya. Sabi ko nga, ako nga, Bisaya ako, pero talo pa ako ng mga Amerikano sa summer. Maraming mga Bisaya. Ito, napapaulot tayo, ha? Ito ang aking pastor dito. Sabi, 30 minutes na. 30 minutes na ang ating Bible study today. Kasi po, marami pong mga nilalakad ang inyo. Eh, meron pa po akong mga yung homework. Estudyante. May homework pa ako. Ha? Meron tayo mga office work na dinadala ko sa bahay. Kaya medyo ganito na ano pa. Naluluha pa dahil sa puya. Na. Kasi natulog ako kagabi. Mga bandang alauna na. Ay, meron po tayo. Thank you, Brother Inigo. Maraming salamat. Lahat po ng mga, ano dyan, yung mga, kahit natupag ka tayo ng onde, no? Inaanyayahan ko kasi yung mga small vlogger dyan na maliliit, mga followers. Mag-chat po kayo sa akin. Tuturuan ko po kayo paano mag-edit, editing. At libre po ito, ha? Kung hindi nyo kaya, maglalagay ng mga buton. Maglalagay ako ng buton sa inyo. You send me your videos. And lahat po ng mga videos, kung anong ano yan, lalagyan nyo lang ng pamagat. Kung meron kayong mga awit, send nyo sa akin at lalagyan ko ng buton. Amen? Lalagyan natin ng YouTube, lalagyan natin ng Instagram, kung anong gusto nyo. Lalagyan natin ng TikTok, libre mo yan, ha? Hindi ako na dinigyan. Lalagyan ko ng Facebook, follow. Amen? Gusto ko sana magturo, hindi ko nakakayanin. Pati yung engineering, nagtuturo po ako, kaya lang hindi na po kinakaya ng oras, ha, sa panahon. Kaya alam naman, mas marami ang gawain natin sa Diyos kaysa sa amin. Lahat po ng trabaho, hindi ko na po tinatanggap. Meron pa po tatanggapin trabaho dyan po kay Miss. Sa ating pong magandang dilag dyan, si Clara. Meron tayong ano dyan. Meron tayong, ayun lang po ang tinatanggap ko ngayong project ngayon. Ano? Yung iba, meron kami yung project na at home na lang. And our topic for today is about reconciliation. Pastor, sumubra na ako. Sumubra. Sorry ba? Sumubra na naman ako madalda nito. Madalda lang yung pastor. Masaya kasi ako pa nakikita ko yung mga brother natin na mga foreigners na they are watching this Bible study. Nanonood sila, lalo-lalo na si Mr. Dora. At ang ating kaibigan dyan na doktor, si Dr. Siona. I'm calling to Dr. Siona. Sana man, please call me and we have to talk. Hindi pa po tayo, we are not yet finished for our business.
Our purpose today is 2 Corinthians 5:18. And our topic is, sabi nga, reconciliation. Mag-reconcile na po tayo, ansin na po natin ang mga agam-agam, mga away-away na yung babae, lalaki. Mag-reconcile na po tayo. Peace. Diba? Yan ang pag-ibig. Peace. Kasahin po natin ang 2 Corinthians 18. And all these things are of God. Lahat ng bagay na ito ay sa Diyos daw. And all these things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Alam niyo ba kung bakit ang Diyos ay nagkamit ng pastor? Kasi hindi nga po pwede nga bumaba ang Diyos. Hindi natin siya, marami kasi hindi maniniwala kung magsasalita lang ang hangin sa iyo. That's why gumawa ang Diyos ng mga channel. Nandiyan ang mga pastor, nandiyan ang mga guru, nandiyan ang mga preacher, evangelist. Lahat po yan ang mga channel of God. Siya po ay channel. We are channel of the Word of God. Tayo po ay mga channel. Kaya ito po ang pamamaraan ng Diyos. Ayon sa ating talata, ayon sa Tagalog, datapuan ang lahat ng bagay ay pawang sa Diyos na pinagkasundo tayo sa Kanya sa pamamagitan daw ng mga pastor na binigyan ng ministeryo ng Diyos. Taga-utos, taga-turo kung anong dapat nating gawin. Amen? Yan po ang trabaho ng mga pastor na minsan natatampo rin ng mga pastor. Ilang taon na tayo nagbabaybol study ang pastor. Tinuturing natin ba tayo? Hindi na kakapagtampo yan. Ano po? Dapat kung ano, may relasyon man tayo. Ituring pa rin natin ang posisyon na bilang pastor. Pero kung meron tayong boyfriend or girlfriend dyan, gamin natin yung private na lang. Huwag na natin ilagay sa ating puso ang mga hinain. Pag-reconcile po tayong lahat mga balit. We have only 30 minutes for this Bible study today because we have we have may visitor po ako ngayon. Kaya ito po ang reconciliation na ipinapa-deliver sa iyo ng Diyos sa araw na ito, kapatid. Lahat po kasi tayo mga salanan. Huwag natin na ituro ang ating mga magdalili sa isang tao lamang. Alalahanin natin na tayong lahat ay nagkakasala at ang Diyos ay kumarito upang tubusin ang mga kasalanan ng tao. Kung ikaw ay naaaring mong matuwid ka na hindi ka nagkakasala, hindi ka po mariligtas, kapatid sa Panginoon. Sa tulad ng sabi ng Diyos, lahat ng tao makasalanan. Tanggapin natin na tayo nagkakasala. Huwag natin ituro ang isang daliri natin ang tatlo ay napupunta sa ating sarili. Hindi nakikita niya. Ito si Pedro, si Petra, meron ginagawang kasamaan. Tingnan yung sarili natin mga daliri. Di ba na bumabalik sa ating lahat? Pagka tayo nagtuturo, pag tayo yung nagkukundin ng isang tao, mga kapatid, lalo tayong nagpapaon sa mga problema at mga suliran. Ang dapat natin gawin ang sabi ng Biblia, ang sabi sa ating talata, pakipag-reconcile po, ayan ang susi ng pagmamahalan ng tao. Yan ang susi ng pagkikipag na magiging mapayapa ang buhay, maging sa ating bansa, di ba? Maraming gera, because marami po mga matatalinong tao na nagpapataasa. Ang Diyos po marito upang kami na kami tayo sa dalawa. Tapos bago, nabulay na pastor. Kahit na po kami mga professional, ginaba po natin ang ating sarili. Sabi nga niya ng aming kapatid yan, isang matalinong doktor, ibaba natin ang ating sarili. Sabi niya, natatats ako eh. Kasi hindi ko gawain yan. Dati ako, ngayon ginagawa.
Bakit? Payabang po ako eh. Anong ginawa ko? Nakipag-reconcile ako sa Diyos. Sabi ko nga, ito po ang sasabihan ko, pero yung iba yan, pinamigay ko na. Although lahat naman yan ay mga luma naman. Pero gusto ko pong, ano po ako eh, gusto ko pong subukan ang sinasabi ng Diyos na kailangan ibaba muna natin ang sarili namin. Alam niyo ba, nung ibinaba ko ang sarili ko, alas to ba? Itong mukha ko ito, puro ba alabas na? Hindi ko pala kaya dahil sanay ako sa ano. Sanay ako sa may kotse. Nagka-problema ako, pero yun ang utot ko, Diyos. Sa bungero, napakarami kong mga manok na pansabo. Ang mga manok ko ay nagkakalaga ng 5,000 manok pa lang. Pinakamababa, 5,000. O meron din 3,000, pero lahat yung mga mali. Dahil sa sarili kong puso, sinarili ko ang nangalimutan ko, Diyos. Ano sabi ng Diyos sa akin? Tinawag po ako ng Diyos, kalimutan ang lahat ng bagay, ang pagiging makasarili natin. Pagmamahal ang sarili na tayo nagtuturo sa ating kapwa. Selos, pagmamahal sa sarili yan, hindi tayo magselos diyan, pero yung nasa katotohanan, nakita mo ang ako. Napakasakit ang mga karanasan ko sa mga bagay na pinagdaanan, pinigwin ko sa mga bagay. Pero ang lahat yan ang papagpagpayan kung kasama mo ang Diyos. Hindi ko po ito pinigwento upang sabihin sa inyo na ako po ay ganito, ganito. Gusto ko pong ilahat because ito ay buhay na patutuo na merong pagbabago kay Kristo. Ang sabi sa 2 Corinthians again, anong sinasabi sa 2 Corinthians? Kabisado ito ni ano eh, Aleya, kabisado ito ni Ani. 2 Corinthians 5:17, lahat naman na kay Kristo nagbago na dapat. And all the toasting that all has been passed away of their lives. Dapat ka na, di ba? Lahat ng mga dating bagay na luma na dapat i-renew na po natin. Yun ang tinatawag na reconciliation. Makipag-reconcile tayo sa Diyos. Yung mga mabubuti, yun ang papasukin natin sa ating puso upang umapaw ang mga masamang espiritu at sila ay maglaro sa ating puso. Punuin natin ng kabutihan ng ating puso. Kaya itong pinangaral ko dahil mga bali, dahil meron ako nakausap niya sa matalinong babae na napakababa niya. Although sa tingin ko talaga, mayaman talaga siya. Mayaman niya. Pero napakababa niya. Hindi siya nagyayabal. Sabi nga sa akin eh, meron siyang karito. Diba? Di kotse pala. Diba? Hindi mo kailangan itaas ang ating sarili upang tayo ay iangat ng Diyos. Ang Diyos mismo ang mag-angat sa atin. Sabi ng Biblia, yung sikreto talaga, yung pinakasikreto, hindi natin mangukuha. Humbleness po. Humble thyself in the sight of the Lord. And the Lord yadal lead you. Paano makukuha yung pasto? Kailangan natin maging bahagi ng katawan ni Kristo. Kalimutan, ang sabi nga ng ating 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, those people in Christ Jesus are now becomes new. Lahat po naman ang kay Kristo na ay mga bagong nilalang na. Wala na yung dating palamura, wala na yung dating adik. Yun po ang, pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay kapag gusto mong lumapit kay Kristo. Kaya anong gagawin natin? Dapat makipag-reconcile tayo. Lahat ng mga kasalanan tinatawagan ng Diyos. Ikaw man ay maglangakaw, ikaw man ay rapist, ikaw man ay killer. Lumapit tayo sa Diyos, mga batid. Patatawarin ka ng Diyos. Ito po ang ating pong patuloy na in-spread, yung free gift of salvation na in-offer sa inyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Although, kasama po tayo niya, ikaw at ako, araw-araw, oras-oras, nagkakasara tayo. Kailangan natin malaman ano ba yung
ano ba yung tinatawag na brother? Pagsuyo nga, brother. Brad, pagsuyo nga, magalolobot pala ako. Di ba? Ano ba yung tinatawag na ano ba yung method? Ano ba yung pamamaraan? Ano ba yung gift na sinasabi ng Diyos? Ito po ay walang kasawa-sawang lagi kong kinangaral sa araw-araw. Kasi napakadaling limutin. Sasabihin natin ngayon, alam ko na yung libreng kaligtasan. And mamaya, kasala ka na naman. Kailangan po natin alam ang sikreto, yung repentance, acceptance, and belief. Yan po ang ating pinangaral lagi. Mga po, gospel po nakakalang yan. Yung iba, hindi nila pinangaral. Basta na lang sinangaral ng sarita ng Diyos. At pagkatapos ang kanilang pangaral, nag-iwiwalay na sila. Hindi nila tinatatanggap ang mga tao. Kailangan patanggapin natin. Kung meron kang kamag-ana, dapat bago sila. Hindi natin sinasabing mamatay ka muna. Hindi natin tinuturo na doon natin sila ipag-pray kung sila mamamatay na. Kailangan pa ba yun? Hintayin natin mamamatay ating mga mahal sa buhay. Kailangan bago ang tao ay ma... Brad, pakisuyo nga, Brad. Pakisuyo nga ang charger. Kailangan natin magpagkasundo mga balik. Habang tayo ay nabubuhay. Hindi na po tayo makakahingin ng tawad pag tayo ay wala nang hininga. Kaya habang tayo malakas pa, alamin natin ang paglapit sa Panginoon. And what is the secret that we are spreading? The secret is repentance, acceptance, and belief. Yan po ang requirements ng Diyos. Napakasimple, di ba? Hindi na po tayo magre-review. Hindi mo na kailangan mag-review pa para pumasa sa requirements ng Diyos. Lord. Naglulobat yan. Hindi na, wala na pong ibang requirements ng Diyos. Yung libreng kaligtasan na sinasabi ng Diyos ay tatlo lang po. Repentance, acceptance, and belief. Ano mga kasalanan meron ka? Sabihin na natin, babaero ka. Kasi yan ang pinakamadaling ihatol sa tao yan. Ang tao nangangalun niya. Yung mga pastor, hindi nila naiintindihan. Yung iba mga pastor, nangangalun niya ka, brother. Tuklam-suklam ang ginagawa mo. Kaya anong kasuklam-suklam sa Panginoon? Yung sinasabi pastor na nangangalun niya o yung pagpapatawad? Ano bang dapat madaling intindihin doon? Kumatong ka ng kapwa mo? Yan sabi ng Biblia, lahat ng tao pwedeng patawarin ng Diyos. Alat ng tao makasalanan ay palatawarin ng Diyos. So, huwag natin natulang. Mga pastor, itigaw natin ang mga bibig. Marami po ang mga pastor na gano'n. Mga head pastor pa nga eh. Kaya yung mga head pastor namin noon, ay ngayon maayos na. Hindi na sila humahanol. Pag may drug addict yan, isa di ba may drug addict, pumasok sa church, ang mga mata ng mga tao, nakapilis sila. Ayun nga, ililigtas ng Diyos, hindi ikaw eh. Na ikaw ay matuwi. May pumasok din ang magnanakaw, ang mga tao nandun nakatingin sa magnanakaw na pasok church. Paano sila maliligtas? Yun. Excuse me. Hindi sila maliligtas. Hindi ka po yung nakapag-ready ngayon, mga kapatid, kasi busy kami lahat eh. Kararating ko lang, ano? Kaya yung mic naglulubo. Hindi tayo makapagligtas ng tao kung titingnan natin ang kanilang mga dumi sa mga. Yung dumi natin, nagigipin ang amin. Kailangan mo magsalamin para makita mong dumi. Anong salamin sinasabi mo, Paso? Yung kapwa mo, salamin mo yan. Yung makasalanan tao yan po ay salamin mo. Kung hindi ka titingin sa kanya, hindi ka rin magkakaroon ng kanya. Yung mukha ng kanya ng nasa harapan mo, yun ang magbibigay sa iyo ng karunungan. Bakit? Kung makita mo siya may ano dito, di ba may uli? Di ba tao nagpupunas din? Di ba ang tao pag ikaw sumakay sa gym, pag nagwarap ka, di ba ang taong kaharap mo, gumaganon din, kala meron siyang madumi sa ino. Salamin natin ating kapwa. Kung meron ka nagigitan karunyan sa iyong kapwa, dapat rin natin itong pampalakas sa atin. Amen. Hindi natin sila pwedeng husgahan. Yun ang dahilan ng Diyos upang sa iyo ipag-reconcile.
pagsabi. Yung hindi mo tingin sa iyong kapwa, yan po ay pag-ibig. Tingnan natin mga kasalanan upang sila'y maligtas. Sabi ng ating kapatiran yan, kung naro ako magbihis. Meron kaming event this coming March. Kung na ako magbihis, kailangan ko bang gumamit ng bonus call na mag-try sa kanya. Meron ko nakakatakas, di ba? Pwede mag-chinelas na lang ako. Para makita ng mga tao na hindi po tayo mataas sa kanila. Kahit ako ng akorpata, kumakamay ako sa mga marunong gamay. Bakit? Kailangan natin ng mga tao marumi upang sila'y maligtas. Amen? Diba, Sister? Dahil sa'yo. Tama, diba? Kailangan natin kamayan ng mga marumi, mga kamay. Hindi natin pwede nga kita sa ating sarili. Kaya naman ako lang ang urbata dahil dito lang talaga trabaho ko eh. Alam nga namang nag-upis. Siyempre nag-upisin na po ako eh. Kailangan namin mga bihis. Diba? Pero dito ang kaligtasan, mga kapatid ko. Hindi ito ang daan na reconciliation natin sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang puso ang dangan linisin natin. Yeah. Linisin natin ang ating puso upang mapalapit sa iyo sa kusina ng Diyos. Kung marumi ang ating hinapo mga buha ng libreng kaligtasan na binibigyan ng Diyos. Kaya tayo po ngayon na hapon, mananalangin po tayo. Naunawaan niyo ba yung talata natin? Kami mga pastor ay may ministeryo. Ang ministeryo natin ay sabihin sa inyo. Ngayong hapon, makipag-reconcile ka na sa Diyos. Sawa ka na ba sa pag-iinom? Sawa ka na ba sa pagbababae? Sawa ka na ba sa pangangalong niya? Dapat tanungin natin sa ating sarili yan. Sawa ka na ba sa pangmumura, kaibigan? Sawa ka na ba sa pagnanakaw? Hindi ka pa ba sawa sa pagiging adik po, kaibigan? Sawa ka na ba sa pagiging bakla? Sawa ka na ba sa pagiging tomboy? Hindi kita hinatulad na ba din tomboy ka? Bakla ka, hindi hinatulad. Mahal kita sa Panginoon, kaya nga narin pa ako eh. Gusto kitang yayain, manalangin ngayong hapon. Mag-pray tayo. Hiling natin sa Diyos sa mga kasalanan. Kasalanan na maging tomboy. Kasalanan na maging bakla. Kasalanan na maging kaladabi. Kasalanan na pagnanakaw. Hingin natin ang tawad sa Diyos. Mahal ka ng Diyos. Ikaw na rapist, hindi kita hinatulan. Healer ka, hindi kita hinatulan. Luwari ka sa Diyos. So, huwag ka sa aming panalangin ngayon. Patatawad ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. At patatawarin ka ng Diyos. Palamura ka. Itigil na lang yung palamura na yan. Amen? Tigil mo na. Namunayan ng Diyos ng palamura. Gusto na Diyos, mag-praise the Lord ka araw-araw. Tayo po yung umiya, tayo po na nalangin. Panginoong Jesucristo, tinatanggap kita bilang aming Panginoon, bilang aming Diyos. Tagapagligtas. Tinatanggap kita bilang manggagamot, provider ng ating buhay. Sa lahat ng ating mga kasalanan, kinasabi ko sa iyo, taus puso, Panginoon, nahihirapan na po ako sa aking mga kasalanan. Tulungan mo po ako. Nais ko na po magbago sa pagiging bakla. Nais ko na maging tunay na lalaki. Panginoon, tulungan mo ako. Ayaw ko na maging tungkol. Nakikipag-usap ako sa iyo. Patawarin mo po ako. Dati ako magnanakaw, ngayon gusto ko na po magbago. Rapist. Ayaw ko na po maging rapist, Panginoon. Ayaw ko na po maging ani. Tulungan mo po. Tausapin mo ang Diyos. Sino pa man wala na akita sa iyo. Sabihin mo, Panginoon, ikaw si Jesucristo na napako sa kursang albay na tumubos ang ating mga kasalanan, na nabigay sa atin ang kaligtasan at magbibigay sa akin ang buhay na walang hanggang sa langit. Panginoong Jesus,
isulat po ang ating pangalan sa aklat ng buhay at sa mga oras na ito. Ikaw na po maghari sa akin ngayon at magbalitan mo. Father God, salamat po sa libreng kaligtasan na ipinagkaloob sa akin. Sa pangalan ng Yesu Kristo, sabihin mo, Amen. Sabihin mo sa puso mo, Amen Lord. Salamat sa libreng kaligtasan. In the name of Jesus Christ. Father God, please forgive me. For I am a sinner. I accept you, Lord Jesus Christ, as my God, my Lord, my Savior, my provider, my healer, and my King. And I believe you, Jesus Christ, that you died at the cross of Calvary to give me life, to redeem my sin. Please, my Lord, write my name in the book of life in heaven. And from now on, O God, please reign my life today and forever. Father God, thank you for this gift of salvation that you gave me this day. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus, say Amen. We'll pray for those who are suffering in out of this sickness and diseases, brother. Magpipray po tayo. Lahat po namin mga self-ramdaman. Huwag po tayo matakot na tayo po magpipray. Ang iba mga pastor takot. Pastor, huwag ka matakot magpray. Hindi ka naman magagamot. Ikaw, takot ka magpray. Hindi po tayo gumagamot. Ang Diyos po ang gumagamot. Ang sabi ng Biblia, ipag-pray natin ang mga self-ramdaman. Ang Diyos ang bahala magpagalit. May sakit ka? Ang manguri ng sakit ng ramdaman? Pagaling na po ng Diyos. Una po, hindi tayo ng tawad sa Diyos, and you will receive the power of God. Please, Father, we are now requesting you, Jesus Christ in heaven, please open the windows of heaven, my Lord, and watch this Bible study online. We pray, Father God, those people who are suffering any kind of sickness and diseases right now, wherever they are, Father, please, I pray, touch them all over the world, Father, wherever your people they are, that who are suffering any kind of sickness and diseases, we pray, Father, for the complete healing and miracles. Spread your miracles, my Lord, right now, and they will be healed. They will be healed, all sickness and diseases, cast out. The spirit of devil, I cast out you loose in the name of Jesus Christ. Ang kagalingan ay isa sa iyo, mga batid. Sino ka man, wherever you are, and those who are in the respective places, and there are and those who are in hospital, pagpay mo and touch your bodies, lahat po na may mga sakit sa puso, patatawarin ka ng Diyos, and you will accept the power and the miracle of God in the name of Jesus Christ. You will be healed right now in Jesus' name. Amen. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Sumainyo ang biyaya, patnubay, gabay ng banal na Espiritu Santo. God bless you, brother and sister, and have a wonderful day. God bless. Bye-bye.